Ang mga sinyalis daw na malapit na ang pagunaw ng mundo ay ang pagkakaroon ng malakas na lindol, pagbaha, malakas at sunod-sunod na bagyo, landslide, pagkakaroon ng giyera sa iba't ibang panig ng mundo, at pagkakaroon ng salot o sakit na kinakatakutan ng lahat ng tao. Lahat ng yan ay binanggit sa Biblia sa aklat ni Mateo at Revelation. Lahat ng nabanggit na sinyalis ay naranasan na natin at kamakailan lang ay may isang lugar na nabulabog sa isang kakaibang pangyayari. Sinasabi na ito na daw ang huli at ng katapusan ng mundo. Ang Red Sky in China. Ano ba ang katotohanan sa likod ng kakaibang pinomeno na ito? Totoo ba na ito ay ang huli at ng apokalips? Lahat ng yan ay sasagutin natin dito sa video na ito, pero bago ang lahat makakadaldal, siguruduhin mo naman ulit na nakasubscribe ka na, i-like, at i-hit ang notification bell para updated ka sa mga bago kong uploads. Isang araw sa silangang China ay nagkagulo ang mga lokal doon dahil sa langit na animoy nagkulay dugo. Binalot ng takot ang buong China dahil sa nakakatakot na tanawin na tumambad sa kanilang paningin na nagmistulang isang sci-fi na pelikula. Noong May 7, 2022, ang kalangitan sa Zhoushan, China ay naging pulang dugo, ang haka-haka ng mga residente. Ang dahilan daw ng pagiging kulay pulang dugo ng langit ay dahil sa ito daw ang pasimula ng apokalips. Ang hindi pangkaraniwang pangyayari ay naitala sa video ng maraming residente sa lugar. Ipinakita sa footage na ang kalangitan ay nagbagong anyo sa isang kakaibang pulang glow sa isang nakakatakot na mahamog at basang gabi mga isang linggo bago ang Friday the 13th. Ayon sa paliwanag ng isa sa mga staff ng Zhoushan Meteorological Bureau na nag-aaral at nag-oobserba sa panahon, ang pulang kalangitan ay naging sanhi daw ito ng mga mangingisda na gumagamit ng mga malalakas na pulang ilaw upang makahuli ng isda. Ang fog at ang mga ulap ay naging susi upang mabuo ang pulang ilaw. Nang lumitaw ang pulang ilaw sa kalangitan, nagkataon na ang araw na iyon ay maambon, maulap at umuulan, na perpekto mga kondisyon upang ang pulang ilaw sa lupa ay sumasalamin sa ulap. Kapag maganda ang kondisyon ng panahon, mas maraming tubig sa atmosfera ang bumubuo ng mga aerosol na nagre-refract at nakakalat sa liwanag ng mga bangkang pangingisda at lumikha ng pulang kalangitan na nakikita ng publiko. Ayon sa mga eksperto, hindi naman daw nakakagulat na ang mga bangka ang dahilan ng kakaibang pulang ilaw sa Zhoushan. Ang lungsod ang pinakamalaking palaisdaan sa China at ito ang isa sa pinakaabalang daungan sa mundo. Mahigit sa 1.1 milyong tao ang nakatira sa lungsod na binubuo ng isang urbanisadong arkipelago na halos 3 oras ang biyahe sa timog ng Shanghai. Matapos ma-upload ng mga tao na nakakuha ng video sa pangyayari sa iba't ibang social media platform, nabuo ang hakaka ng karamihan na malapit na daw ang pagunaw ng mundo. Maraming mga tao ang natawa at marami din namang naniniwala na ito daw ang sinyalis na malapit na ang katapusan ng mundo. Ikaw kadaldal, naniniwala ka ba na ang Red Sky ang hudyat ng katapusan ng mundo? Comment mo naman dyan sa comment section para ma-shoutout kita sa aking next video.